A Day in My Life as a Work From Home Mom, Solo Parent Edition. Good day everyone! May work pa pala ako today, oy. Namalikmatal man ako kahapon. Kaya pala feel ko mabilis ang araw kasi may one more duty pa pala ako. Ganyan talaga kapag excited pero wala naman akong plans sa weekend kundi dito lang sa bahay. So I just made my usual coffee at naghanda na rin ako ng snacks na Maltesers at cashew nuts. The good thing is, walang pasok si Jeff later because it's a weekend so hindi ko kailangan mag-take ng break para maghanda ng lunchbox niya. Okay lang na after shift na ako maghanda ng breakfast niya around 8 a.m. kasi hindi rin naman niya kailangan gumising na maaga. Maaga akong natapos today at 7 in the morning kaya nag-chill muna ako sa higaan ko at ito namang si Cookie papansin. Nanghihingi ng permiso na umakyat rin sa bed ko at naghihintay lang na payagan ko siya. Pumunta rin si Jeff sa bed ko at nakipaglambingan na nga itong mga anak ko sa akin. At masayang-masaya siya na ipinapunta ko rin siya sa higaan ko, eh. Before ako nag-nap, ay pinaghanda ko na lang ng breakfast si Jeff at ininit ko lang ang fried chicken na tira kagabi at pinakain ko sa kanya. And as always, task na talaga niya na maligo at mag-ayos and make sure hindi kalat ang bahay habang nag-nap ako. Pumunta na ako sa kwarto at feel na feel ng isa ang moment niya na nasa higaan ko. Good luck na naman sa mga balahibo niya. I took a nap and during lunchtime, I head to the kitchen right away para gumawa ng lunch namin ni Jeff. Kapag weekend, cheat day namin so gumawa lang ako ng bacon pizza at pinatulong ko na si Jeff na mag-grate ng cheese para mapadali ang pagluluto ko. Dahil wala akong pizza dough, I just used the baguette bread at in-arrange ko na lang ang toppings. I added tomato sauce and lots of bacon, then also added mushrooms for me and white onions, then a lot of cheese na halos inubos ni Jeff ang buong cheese pack sa pag-grate. Bineko na lang siya sa preheated oven for about 15 to 20 minutes and I also made my smoothie na frozen avocado and banana and I also added pistachio and milk. Ewan ko ba? Lately, gustong-gusto ko talaga ang pistachio na ilagay ko sa kung ano-ano kasi isa nga rin ito sa paborito kong nuts. And syempre, hindi magsusmoothie si Jeff so good for one serving lang ito and I just plated our lunch. Nagluto na rin ako ng fries to complete the cheat day. Isang bread lang ang kinain ko while si Jeff yung dalawa ang kinain niya dahil gustong-gusto talaga niya ang bacon pizza na maraming cheese katulad nito. Tsaka meron pang fries para sa kanya heaven talaga. Pero syempre hindi always naman. Mas importante pa rin na may mga gulay-gulay kaya very seldom lang talaga namin itong kinakain rin. After lunch, I decided na paliguan si Cookie sa banyo at sanay na talaga yan si Cookie na paliguan kaya always na siyang behave. Minsan ko lang siya pinapaliguan talaga kasi tinatamad ako. Pero syempre, I have to do this para malinis siya sa loob ng bahay. Tinatamad din talaga ako today kaya ang konting paglilinis at pagpapaligo na lang ni Cookie ang ginawa ko and most of the time nag-chill na lang ako sa bahay dahil day off ko nga. So na-activate na ang pagiging homebody at relaxation mode ko. Pero si Cookie nung hapon na, nakikipag-aya na lumabas kasi schedule na talaga niya sa hapon na lumabas kasama ang kuya niya. Sinamahan ko lang siya na maglibot-libot silang dalawa ni Jeff at kahit malaki yan, matatakotin rin yan pag may nakasalubong na maliit na aso. They went home rin after niyang mag-poop at ligpitin ni Jeff. Actually, na-train na talaga yan si Cookie na kapag ihing-ihi na siya, dumidiretso na yan sa CR at she was disciplined by Alex nung nandito pa siya. So ayun, dahil wala ako sa mood today, nagprito lang ako ng meatballs at nag-init lang ng ulam namin kahapon para naman hindi masayang at yun na lang ang ginawa naming hapunan dahil tinamad nga rin ako. Okay lang yan, hindi na yan magre-reklamo si Jeff dahil magmo-movie marathon naman kami later. Kaya diretso na kaming nag-dinner at medyo busog rin ako kaya konti lang rin ang hinanda ko. Pero kahit konti ang hinanda ko, sus Mariusip, hindi taon kakasya ang 21 pesos per meal per person, oy. Sus ambot na lang talaga. Sa inflation rate ba naman ngayon, nahiya naman ang 15k na grocery ko sa isang buwan. Aaminin ko na hindi na yan super budgeted at binibili na namin ang ibang hindi kailangan pero realistically, kahit 5k sa isang buwan, grabing tipid na yan. Paano pa kaya kapag marami ang miyembro sa pamilya? Anyway, minsan nakakalungkot nga rin isipin ang current issues sa labas. That's why I chose peace. Nagde-distress na lang ako by cleaning the house and arranging anything. After that, nag-proceed na kami sa movie marathon namin dahil assignment ko na talaga yan everyday off at syempre hindi mawawala ang snacks. Last 2 scoops na ng ice cream yan kaya tinipid na lang namin ni Jeff and we started watching the movie na Lolo and the Kid. It's a heartfelt movie na nakakaiyak rin lalo na't sinumpong ako ng emotions ko today. It's also nice na nagbabonding kami ng ganito ni Jeff but hopefully next time I get enough energy for more activities outside na magugustuhan niya. Esa ngayon, introvert mode muna ako kaya dito na lang muna sa bahay. And thank you so much for watching. Bye!